mga bossing. Anyway, mga kababayan, nandito ho, no? Yung susunod natin topic, makulit itong kalbo na to eh. Makulit itong kalbo na to eh. Oh, eto ho, mga kababayan. Bigyan ng oras yan. Gigil na gigil ho itong tao na to, mga kababayan, sa administrasyon, no? At inisinisisi sa gobyerno o kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit ho siya convicted, mga kababayan. No? Perjury. O yan. Guilty ng perjury itong kala mo Rexona eh. Alam nyo ho yung roll-on, mga kababayan. Ito din ho yung tao na ayun, yung mga kakampi niyang vloggers, no? Yung mga otap vloggers, mga bossing, pinagsisigawan doon sa live. Nag-away-away na sila. Sabi ko, pag ako sinigawan nito, kaltukan ko yung bubunan nito eh. Oh. Ito ho, mga kababayan, guilty. Ano? Sa kasong perjury. Ano po yung perjury, mga bossing? Ito po eh, yung taong to, nanunumpa ho, mga kababayan. Susumpa kahit hindi ho totoo yung kanyang pinanunumpaan o yung kanyang sinasabi. O yun, dali ho. Kaya lang ho, malulungkot kayo kung magkano yung magiging kaparusahan sa kanya. Magbabayad lang to ng 1,000 piso. O, tapos may 4 na buwan na kulong, mga kababayan. Kahit pa paano, eh, matikman niya kung ano yung posibleng matikman ni Kibuloy kapag ka, na-aresto na si Kibuloy doon sa Oblo. O, kung magaling kayong maglinis ng tubo kasi mga kinakalawang yung mga tubo doon sa Oblo, eh, umpisahan nyo na, no? Oh, panoorin ho natin si Morales, nagigil-nagigil, no? Na pinagbibintangan ho ng kanyang pagiging guilty eh ang ating Pangulo. Oh. Kung baka sa loob, kakawain nila. Kaya alok sila. Takot pala si BBM sa NS, English eh. Takot daw po. Eh, ewan ko kung sino yung umuuto kay Morales doon sa likod, ano? Takot pala si BBM sa iglesia eh. Inadamay na nila ang iglesia, mga kababayan. Ayan pong mga tao na yan, no? Yung mga kapatid nating iglesia, mga bossing. Pagkatapos ho ng halalan, hindi na ho nakikialam masyado yan, mga kababayan. Inahayaan na po nilang mag-perform yung kanilang iniluklok, yung kanilang ibinoto. Ano? Marunong po mga rumespeto yung iglesia, mga kababayan. Oh. Pagkatapos na iboto na natin, hayaan natin, bigyan natin ng pagkakataon na mag-perform ang ating inihalal. Ganyan po sila, mga bossing. Kaya po kahit anong panguuto nila, yung ganyang ang tawag diyan, parang inaano nila yan eh. Kumbaga parang wala pala kayo, takot pala kayo eh. So iniisip nila sa pagganon-ganon ho nila, mga kababayan, ang iglesia, mga bossing, eh, papabagsakin po o pabababain o hihiling na bumaba ang ating presidente. Hindi ho ganun yun. Pambata lang ho yun. Di ho ba? Pambata lang yung mga ganun ho. Mga kababayan, yung takot pala kayo eh, wala pala kayo eh. No. Di ho ba? Parang aanga-anga lang yung mga yan. Sabi ni Ana Cordova, involving INC, oh, do you think they will listen? Wala na po. No? Balik po sa kanilang buhay ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo at hindi po mga utu-utu yan na kagaya ng mga DDS. Wala pala kayo eh, o takot pala eh. O, pakinggan ho natin si ano. Para Rexona ho eh, no? Manalangin kayo. Manalangin kayo na ang Iglesia ni Cristo, ha? 'Yun ang malawagan. Wala hong ganun, no? Mga kababayan, wala hong ganun at malabo hong gawin, no? Ng Iglesia ni Cristo yan. Saan ho tayo nakakita, no? Mga bossing, saan ho tayo nakakita na ang Iglesia ho eh nag-rally, humawak ng placard diyan sa lansangan, sumigaw na bumaba ang Pangulo? Wala ho, mga kababayan. Talaga pong mataas ang respeto nila, no? Binibigyan nila ng pagkakataon na mag-perform. Biruin nyo ho, 2 taon pa lang. Di ho ba? 2 taon pa lang ho. Ako, meron mga pinsan o mga pininsan o mga pinsan ho
na iglesia, mga kababayan. Hanggang ngayon ho, nakasuporta at na, may, nung isang beses, may pinakita ako sa inyong vlog, di ba? May hawak akong BBM mug. Oh, ibinigay ho sa akin ng followers yun. O, ng taga-suporta natin. Kinihingi. O. Tapos, nangangarap sila na ang iglesia, eh, ganun, makisali doon sa kagaya ng ginagawa nila, mautog-mautog. Tapos, ang nakikita nating mga ginagawa nila sa mautog, eh, puro ho paninira. Eh, may manalangin pa, sabi ni Sir Jorge Edralino, manalangin kayo, no? Na ang iglesia ang manawagan. Buti hindi ka pinaulanan ng apoy ni Kristo. Tuloy natin si Calvo. Alam ko ho, mga kababayan, na ayaw niyong marinig itong boses nitong tao na to. Simula pa lang ho, nung nag-appear to sa Senado, pagpasensyahan niyo na po, mga kababayan. Sabi ni Jennifer Sabado, yes, Boss Mark, hindi ganyan ang mga iglesia, tahimik lang ang mga yan. Correct ho. Sir Tony, shoutout sa iyo. Lorna Martinez from Hong Kong. Oh. Ai Chang, shoutout daw, sabi ni Ai Chang kay Shiro Kansaki. Kasi napakalandid ng kanilang miyembro bilang mga Pilipino. Napakalandid. Dahil takot ang politiko dyan. Takot sila dyan. Sir, ibig niya sabihin ng kaya lang ni BBM, KOJC lang, ganon? Oh. At si Bakit naman paghahambingin yung KOJC at etong at etong mga iglesia ni Kristo? Unang-una ho, no? Siyempre, nagkaroon sila ng paghahambing eh. Oh, shout out sa iyo, Cheryl Santa Maria, Sir Tony. Nagkaroon ho sila ng paghahambing, mga kababayan. Unang-una ho, kung paghahambingin 'yan, mga kababayan, mga bossing, no? Sa pananampalataya pa lang ho. Nako, malayong malayo ho. No? Tayo po, Katoliko po tayo. Pero, nirerespeto natin, ang taas ng respeto natin doon sa aral ng iglesia. Doon ho, sa kanilang, kung paano ho sila manampalataya. Eh, yun sa KOJC. Dati, siguro, aba, okay yan. Siguro, eh, sabi, kasi tayo naman, nako, okay yan. Kasi, aral ng Panginoon ang itinuturo niya mga yan. Di ho ba, mga kababayan? Kaya lang ho, yung mga nakikita ho nating ugali nitong mga miyembro ng KOJC, mga kababayan, piruin mo, o yung alas 4 na pagpunta po ng mga kapulisan natin para damputin si Kibuloy doon sa KOJC, may hawak na mga gulok, may hawak na mga patalim, may hawak na mga itak, o, meron pang improvised na beng-beng. Doon pa lang ho eh. Magkaiba na ho. At sa iglesia ho, talaga pong milyon-milyon. Totoo yung sinasabing milyon-milyon. No po? Ang miyembro ng iglesia ni Kristo. Nakalimutan ko na kung ilang milyon ho yun. Kaya nga kapag ka sinabing, eto na, boboto na, may napili na ang iglesia. Oh. Ibig sabihin no, eh, nako, ang laki na ho ng tsansa na manalo ng politiko na yon, mga kababayan. Pero ho yung sa KOJC, ilan yung sinasabi nila? 7 million daw ang KOJC. Sa dulo po nun, meron pa ding question mark. No? Enzo, Taxi, Mixed Blog, shoutout sa'yo. Sa dulo ng 7 million na sinasabing yon, mga kababayan, may question mark ho. Bakit? Eh, duda yung iba na, naku, sila lang ang nagsabi na milyon-milyon sila. Sila lang yung may sabi na umaabot sila ng 7 million ho ba yun, mga bossing? Oh. Di ba, dun pa lang ho. Oh, malayong malayo na po ang KOJC sa mga kapatid nating iglesia. Yung sa KOJC, hindi natin matawag na mga kapatid, eh, no? Parang, nakilala ko, nakakahiya na magkakilala to. Ano yan? Bulag yan kay Kibuloy eh.